Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bas Santos Matubang. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat mga kalingap, mga kaibigan. Kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, saan mang dako ng mundo kayo naroroon. At ito ngayon ang ating panibagong reaction video, update natin kay Robilyn. At hindi naman lingid sa ating kaalaman na si Robilyn ay pinasok ng lalaki sa kanyang loob ng kanyang bahay. At ngayon ay dinala nila Kalinga Prab doon sa Naga City. Ayan, pumunta sila ng Naga City kasama ang team ni Kalinga Prab. Sila Kuya Jason, ayan, kasama Kalingap Dan at Kalingap Edo. Para ipa-medical nila si Robilyn doon sa Naga City. Kaya panoorin muna natin. Ayan mga Kalingap, dito po kami ngayon sa NBI para pagpamedical. Kung napupo po yung katawan ni Robilyn. Kung ano pa nangyari? Oh, Robilyn, kumusta? Anong sabi sa'yo? Anong sinabi? Natakot ka, hindi? Takot ka? Hindi? Sige, okay naman siya. Nakapunta ka ng Naga, hindi pa? Hindi pa? First time mo dito sa Naga? O, ano masasabi mo sa Naga? Ano masasabi mo dito sa lugar? Ayos lang? Ano mas maganda, Dahit o Naga? Naga. Ay, Narubilin, huwag ka na maiya. Hindi kumain, may iwan dito. Bahala. So, ayan no, mga kalingap, mga kaibigan, napanood natin na andoon na sila sa Naga City para ipa-check up itong si Robilyn kung ano ang kalagayan niya, kung nagahasa ba siya, nahalay ba siya o ano, basta mas maganda na sa NBI nila ipa-check up, ipa-medical dahil nga sa diet hindi naman nila hindi mapa-check up dito sa diet dahil iba ang mga ospital ng mga may sira ang pag-iisip. Kaya mas maganda na doon na lang sa Naga dahil may NBI doon. So ngayon, dumaan pagkatapos nila doon sa NBI ay na-interview na si Robilyn. At pagkatapos, dumaan sila sa kanyang doktor, yung nagturok sa kanya. At alam naman natin na si Robilyn ay tinurukan ng dalawang beses. Kaya ayan, na gumaling na si Robilyn. Pero ngayon ay medyo may trauma siya dahil nga sa nangyari na pinasok siya sa loob ng kanyang bahay. At duguan nga yung lalaki dahil nga binasag niya yung jealousy sa bintana ni Robilyn. So sabi naman ni doktor, kinausap niya si Robilyn at in-interview niya kung ano talaga ang nangyari. So, sumasagot naman itong si Robilyn sa doktor. At sabi ni doktor ay okay naman si Robilyn. At mabuti naman at naging maayos na si Robilyn, no? At salamat sa ating Panginoon dahil nga hindi naman ito, wala namang masamang nangyari kay Robilyn. Wala siyang sugat na yung lalaki lang ang sugatan. So pagkatapos nilang nakausap ang doktor ay dumaan sila sa mall. Ayan, kumain sila Robilyn kasama ang grupo ni Kalinga Prab at kasama rin ni Robilyn yung kanyang asawa ba ng kuya niya yon or kaibigan lang o kapitbahay. So ayan na, masaya daw si Robilyn. Masaya na si Robilyn dahil nga nakagala na siya sa Naga City. So ano naman itong si Robilyn, tinanong nga siya ni Kalinga Prab kung saan ang mas maganda. Maganda ba ang Naga City? O ano ang masasabi niya? Saan ang mas maganda, Naga City or Dait?
So, mas maganda daw yung Naga. So, masaya si Robilin na nakagala. So, ito lang no ang ating update mga kalingap mga kaibigan at abangan natin ang susunod na mga kwento o kung ano ang resulta sa medical ni Robilin. Kaya sana walang nangyari sa kanya, no? Hindi siya nahalay. So, abangan na lang natin kung ano ang magiging resulta sa kanyang medical. So, ito lang, no? Maraming salamat sa inyong panonood at sana huwag tayong makalimot mag-subscribe of Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, Kuya Jess, Mr. Binti Boy. Ayan, i-subscribe natin sila mga Kalinga mga kaibigan at panoorin ang kanilang mga videos at huwag nating i-skip ang kanilang mga ads para mas marami pa silang matutulungan. Maraming salamat. God bless ating lahat. Can get you off of my mind. Are you still thinking about me?